Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Cebu Pacific guys. So let's say nakabili na tayo ng ating ticket sa Cebu Pacific. So ngayon is gusto natin mag-check-in online. So pwede tayo mag-check-in online sa ating Cebu Pacific application or mobile app. So hindi na natin kailangan magpa-check-in pagdating natin dun sa airport. So ang gagawin lang natin is sa application na tayo magpapa-check-in or sa online, okay? So i-open lang natin itong Cebu Pacific. So ayan. Okay. So let's say nakabili na tayo ngayon ng ating ticket. Okay? So pupunta tayo dito sa may ayan, sa dito sa baba, sa tabi ng Explore, sa gitna ng Explore at saka may account. So ayan, may makikita tayong check-in dyan. So pindutin natin yan. Okay. So ngayon, mapupunta tayo dito guys sa website ng Cebu Pacific. So ayan. So as you can see, meron ditong booking reference number. So i-enter daw natin yung ating booking reference number. And then yung ating surname or yung ating last name. So, yun lang yung input natin guys para ma-retrieve natin yung ating ticket at saka maka-check-in tayo online, okay? So, ayan. So, ayan yung sample ng ating booking reference number guys. So, makikita yan guys dun sa ating itinerary receipt. So, makikita natin dun, ayan. So, merong combination ng numbers at saka letters. So, ayan. Okay. So, pwede rin natin gamitin itong reference number natin nung let's say nagbayad tayo. So, kailangan natin ng reference number. So, pwede rin natin i-input yung reference number or di kaya yung booking reference number. Ayan. Okay. So, pag na-enter natin dito guys, for example, ganyan. Ayan. So, this is sample only guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Okay, so ayan. So, yung last name ko. And then, pag pindut natin ng continue, so automatically, makikita natin ngayon yung ating boarding pass. So, yung boarding pass, guys. So, ito yung makikita natin, guys. After natin mapindut yung continue. So, ganito yung makikita natin. Meron na tayong boarding pass. So, yung boarding pass, guys, yan yung gagamitin natin pag let's say, papasok na tayo dun sa airport. So, magpa-flight na tayo. So, yan lang yung gagamitin natin, guys. Ito lang yung ipapakita natin dun sa representative ng Cebu Pacific. Okay? So, hindi na natin kailangan dalhin yung ating ticket para i-display dun or para ipakita sa kanila. So, ito na lang yung gagamitin natin. Pwede natin siyang i-screenshot. So, kahit nasa cellphone lang natin. So, pwede natin siya ipakita dun. Kasi ito lang naman yung mahalaga dito, guys, is yung ating QR code. So ayan, meron ditong QR code. So yan lang yung i-scan nila guys, automatically makikita nila yung ating details, yung pangalan natin, yung passenger name, saka yung flight numbers. Ito yung flight number natin guys. So ayan, so ito yung flight number natin, 5J380. So Cagayan to Manila. Ayan. Okay. So, guys, this is sample only. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano mag-check-in online. Okay, so makikita rin natin dito yung seat natin. So, ayan. Seat 1D. Ayan. Okay, so yung gate natin, gate 2. So, ito yung booking reference number natin. Ayan. Okay. So, ganun lang kadali, guys. Para hindi na tayo mahirapan sa pag check-in natin doon sa airport. So, much better na dito pa lang sa bahay, pwede na tayo mag-check-in or mag-check-in na tayo through online para hindi na tayo mahirapan doon, guys. Okay? So, I think ito is pwede lang tayo mag-check-in. For example, 7 days bago tayo mag-flight. So, pwede na tayo mag-check-in, guys. So, 7 days before the flight. So, pwede na tayo mag-check-in online, okay? So, ganun lang kadali guys. So, again, sana makatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV
for the latest videos na aking gagawin. Sukran and wasalam.